sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hi guys! So welcome back again po to my YouTube channel. Yes, ito naman po ako, si Sarami FC. And for today's vlog, tatalakayin po natin ang suhi. Okay. Bridge tayo. Bridge position. So, tatalakayin natin, ma'am, ano po bang posibleng dahilan kung bakit nagiging suhi? Ano po bang mga komplikasyon kapag suhi? Na iko-correct po ba ang suhi para hindi siya lumabas na suhi? Ano? So, napakaraming katanungan all about bridge position. So, samahan nyo na po ako and mag-start na po tayo. Okay, so bago po natin talakayin ang bridge position, ano, tatalakayin muna natin ano po ba yung mga iba't ibang klase ng bridge type. Okay, so bridge type positioning ni baby. Okay, so we have 4 types. Ano, meron tayong complete, incomplete, frank, and footling. So ano po pinagkaiba nilang apat. Okay, so number 1 is complete. As you can see in the picture po, naka-cross legs yung kanyang dalawang legs, ano. And then, ang unang makikita nyo, pababa ng vagina or birth canal is what? Ang unang lalabas is yung kanyang buttocks o yung kanyang puwet. Okay, sa incomplete naman, ganun din ang posisyon, puwera lang, yung isa lang yung nakakross yung leg. So, yung one leg nasa taas, nakataas siya. So, una pa rin ang puwet na lalabas. So, yung pangatlo ay yung tinatawag na frank bridge, ano. So, yung dalawang paa niya, imbis na nakakross leg, nakataas. Both of the legs of the baby ay nakataas. And then, yung footling, kung makikita nyo sa picture, isa lang yung paa na nauna, okay? Nauna niya siyang ilabas. So, bridge position ang tawag din dyan. Okay, so those are the positions of bridge, okay? So, alam natin na ang normal position is what? Nauuna muna yung head sa birth canal. So, kapag hindi nauna ang head, that's bridge, okay? Meron transverse din kasi, yung paha lang ganyan. So, ang bridge naman na tinapik natin kanina is lahat pa ganito, pero ang head ang nasa taas, buttocks ang nasa baba. Okay, so bakit nga ba nagkakaroon ng bridge positioning ang baby? Okay, so number one reason is what? Kapag ang mother ay ang daming beses nang nanganak. Okay, so pangalawa, kapag ang mother ay merong multiple pregnancies o yung tinatawag na meron siyang twins, triplets, mga ganon. So, pangatlo, kapag ang mother ay may konti at o too much yung amniotic fluid o yung tubig sa kanyang bahay bata. Ano? Pang-apat, kapag merong complications ang bahay bata or uterus ng isang babae, like for example, may mga fibroids. And lastly, ano, kapag ang mother is what? Pag merong placenta previa. So, ano to? Yung low-lying placenta. Ibig sabihin, mababa yung inunan. So, dapat kasi mataas siya. Okay, question. Okay? Ma'am, kailan po ba masasabing suhi ang baby ko? Okay, so hanggang hindi pa nagte 35 to 36 weeks ang iyong pregnancy, paikot-ikot pa dyan si baby. Ano? Hindi naman ibig sabihin na kapag nagpa-ultrasound ka at the weeks of 30, so nahita na bridge yun, bridge na ikaw lalabas si baby. Hindi pa po. Ano? So hanggang hindi ka pa nakaka 35 to 36 weeks of pregnancy, hindi pa ito masasabing bridge position. Until din po kapag hindi pa siya nag bumaba, ano, kasi may bumababa po kasi yan eh, yung crowning na tinatawag. So, sa normal delivery, ano, kapag yung head nag-down na, so, palabas okay na po. Yun. Okay po, so next question, ano po ba yung mga complications kapag merong bridge pregnancy ang isang mother, okay? So, pinakamalaking complication po na pwedeng mangyari kay baby is what? Mastuck si baby doon sa birth canal. So, kung ito ang dadaanan ni baby, ano, yung mastuck siya sa gitna, ano. So, noon kasi talaga, vaginal birth pa rin naman talaga. Wala pa rin naman talaga nung cesarean section nung kapanahunan eh, no? So, pinag-aralan lang siya ng pinag-aralan na mas safe na gawin, okay? Mas safe na i-deliver ang bridge pregnancy saan? Through cesarean section. Pero meron pa rin naman na nakikita na naman kasi yan ng doktor through ultrasound kung kaya ba ng mother i-deliver yon ng through vaginal birth kahit pa yun ay bridge pregnancy, ano, bridge position si baby. Pero yung iba, kapag hindi kaya, syempre, nag-order sila ng, ano, ng cesarean delivery para mas safe si baby at saka si mother. Okay, so next question po. Ma'am, pag po ba bridge position si baby, pwede po ba yun maging normal pa rin ang position niya? Okay po.
meron po talaga, may paraan pa po para yan ay umikot si baby. So, napakarami rin pong paraan, like for example, external version, internal, and essential oil. So, ano ba itong mga tatlong to? So, ano po ba itong tinatawag bilang external version? So, by the word itself, external, sa labas po. Ano? Ang doktor po manually niya iniikot si baby. Paano? Mother iniikot niya externally sa labas para mag-turn siya na ano, na yung head mapunta sa birth canal at yung buttocks sa taas. So, next po, ano, inversion, ano. Anong ginagawa dito? Minsan may mga method na ginagamit yung mga kababaihan. For example, swimming. So, nabaliktad sila, ano, sa pool. Ang nangyayari, yung kamay nila nandun sa floor, tapos yung paa nila nasa taas. So, nakabaliktad sila. So, lastly, meron din silang tinatawag na essential oil, ano. So, kailangan dito sa essential oil, kailangan tanungin nyo muna ang inyong doctor kung allow ba kayong gumamit ng ganitong product, ano, kasi hindi lahat pwede gamitin tong essential oil sa mga pregnant women. Okay, so anong ginagawa sa essential oil? Ano, nilalagay nila syempre sa tiyan, and then yung iba naglalagay pa ng peppermint. Kusa si baby na naikot, okay? So ganun yung ginagawa nila. Pero mas mainam pa rin po na magpakonsulta kayo sa isa. Okay, so what is the bottom line of this vlog po? Sa breech position naman po kasi, hindi po natin agad-agad malalaman kung breech pregnancy po ba ang meron kayo. Ano? So at the age of 35 to 36 weeks of pregnancy, doon pa lang po natin malalaman kung talagang naka-crowning na si baby as breech, okay? So, napakaraming types ng breech, pwedeng complete, incomplete, frank, and footling, ano? Meron ding transverse position. So, meron din mga other ways of methods na pwedeng iikot. So, merong external, meron din inversion, and essential oil. So, dito, kung hindi naman kaya talaga ng mother, ano, i-deliver ang baby through vaginal birth, so, meron naman tayong tinatawag na cesarean section kung mas safe i-deliver si baby at saka si mother sa kanyang panganganak. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na nasagot ko ang iyong katanungan, madam. Maraming maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. 갑자기 내게 나타나죠, 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐